tumpik-tumpik pa si Jean Garcia sa paglalabas ng sama ng loob laban kay Alvin Uytingco, ang estranged husband ng anak niyang si Jenica Garcia. Sinagot kasi ng aktres ang Instagram post ng aktor patungkol sa pagmamahal nito kay Jenica at sa kanilang dalawang anak at ang pagnanais niyang maayos muli ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Tila hindi naman nagustuhan ni Jean ang pangdededma sa kanya ni Alvin at ang pambabaliwala nito sa kanya bilang nanay ni Jenica. Kaya sa isang IG post ng aktor kung saan nga sinabi nito na araw-araw niyang ipinagdarasal na sana'y maging maayos na uli ang lahat sa kanilang pamilya ay nagkomento si Jean. Aniya, sana sinagot mo message ko sa'yo. Respeto kasi yon bilang magulang ni Jenica. Pausapin mo kaya ako para magkaintindihan tayo. Okay ka lang ba? Simulang pambabasag ng aktres kay Alvin. Hirit pa ni Jean sa isang post ni Alvin kung saan binati naman ng aktor ng happy birthday ang anak nito. Aniya, di ka marunong makiusap Alvin. Respeto lang hinihingi ko sa'yo. Di ka marunong rumispeto sa mother-in-law mo. Yun lang naman. Just saying. Sa isa pang IG post ng aktor kung saan ibinahagi naman nito ang litrato ng mga anak nila ni Jenica at sinabing miss na niya ang mga bata ay nagkomento uli si Jean. Aniya, wow, naiisip mo mga anak mo? Tama naman yan. Pero yung heartaches ni Jenica sa'yo, okay ba? Tanong lang Alvin, sabi ng aktres. Sa kabila nito, nananatiling deadma si Alvin sa mga patutsada ng kanyang mother-in-law. Nitong nagdaang Mayo, kinumpirma ni Jenica na hiwalay na sila ni Alvin at ibinebenta na rin niya ang ilang gamit niya sa bahay dahil balak na niyang lumipat ng matitirahan kasama ang mga anak. Ngunit mariin namang pinabulaanan ng aktres na pera ang dahilan ng paghihiwalay nilang mag-asawa at hinding-hindi raw siya magsasalita ng kahit ano na ikakasira ni Alvin. I will never say anything bad about the father of my children. Diin ng aktres. Ano po ang masasabi ninyo sa issue nito? Comment down below. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.